What's up mga kahasang, welcome back to my channel. At for today's video, meron akong paparating na bagong rancho breeder. So, ayun no, hindi ko sasama dito kasi galing siya sa ibang bansa at kailangan pa natin i-quarantine. Kaya hindi ko siya pwede isama dyan sa mga rancho natin dyan. So, ang plano ko ngayon ay dito siya ilagay sa mga fry na to. Tapos, yun, kailangan natin linisin tong tank na to dahil napakadumi niya. Dahil nga maraming fry dyan, talagang mabilis magdudumi yung tank na yan. Tapos yun, kung makikita nyo, napakarami natin ditong yung maliliit na yan, mga apple snail yan. Dahil kung maalala nyo, naglagay ako ng apple snail dito. At yun, dalawang piraso yung nilagay ko dyan. So, automatic kasi yan pag may dalawa kayong apple snail, magbe-breed talaga ng kusa yan. Tapos yun, nakita ko nga na may itlog at nag-hatch na nga. Kaya yun, nakikita nyo, nakakalat na dun sa buong tank yung mga baby natin na apple snail. Kaya kailangan natin linisin yan, no? Tapos yun nga, itong mga fry na to, yung nasa taas na yan, ay ilalagay ko sa baba. Yan, pagsasamahin ko na yung first batch tsaka second batch na mga na-breed ko ng rancho, tapos ikakaling ko na lang yung mga yan. So, dito sila lahat sa baba, tapos lilinisin ko nga to. So, simulan na natin. So yun mga kasang, no, medyo malinis na tong tank na to. So abangan na lang natin kasi on the way na daw dito yung ating bagong rancho breeder. A few hours later. At ayun mga kasang, dumating na ang ating bagong rancho breeder na nakalagay sa iconic na Divisoria bag. Yung stripe na yan. So ayan, buksan muna natin. At kailangan natin itong i-acclimate dahil galing to kay Sir Tango Gab. Galing pang QC yan. So, malayo-layo yung biniyahe niya. At ayun, ilagay muna natin dito ng mga ilang minuto bago natin pakita sa inyo. Pero ngayon pa lang, nakikita nyo naman na ako ng kulay, no? Hindi na surprise yan dahil nga, kita nyo naman. Makalipas ang ilang minuto. So yun na nga mga kasang, no, lumapag na sa Hendrick's backyard ang bago natin yung breeding project na rancho. So meron nga tayo dito, kung makikita nyo, meron tayong pares dyan ng black tie rancho. At ayun, binuksan ko yung ilaw para mas makita nyo, no? Kung mapapansin nyo, medyo stress pa yan dahil nga galing sa biyahe. So nagugulat-gulat sila sa ilaw. So ito yung bago nating i-breed, no? Isang pares yan ng black tie rancho na galing Indonesia. Grabe mga kasang, ang laki talaga nito. Hindi ito juby size, talagang breeder size pag nakita nyo. So ayun, silipin natin yung mga gender nila. Tingnan ko kung anong mga gender nila. Pumapalag. Ito yung malaki, grabe oh, parang mga 5 to 6 inches na to. So tingin ko dito ay ito yung male. Ayan. Dahil doon sa vent niya, tsaka kung ihimasin mo yung tiyan, matigas. So possible ayun nga, ito siguro yung male. Grabe, ang ganda ng kulay nito, sobrang black talaga. So ito yung male natin, ganyan tsura. Grabe, ang laki oh, 6 inches na nga ata talaga to. Tapos ang ganda rin ng kanyang wen. Medyo may konting maliit na butas lang para sa kanyang mata. So ayan yung male natin. So obvious naman na itong isang to, ang ating female, yung mas maliit. So hinawakan ko pa lang, nararamdaman ko na. So ayan, ito yung female natin. Ganda rin nito.
medyo may tama lang ng konti yung mga ano niya, yung mga scales niya, pero gagaling din naman niya siguro dahil sa shipment lang yan. So positive to dahil malambot yung chan. Ito yung female, tsaka pero yung in-order ko kasi. Kaya ito na nga yung female. Grabe ang ganda nitong female, ang laki nung wen niya, parang wala na nga mata, meron lang konting konti. Tapos ang ganda rin nung kurba ng katawan, tapos yung wen niya talaga ang ganda. So yung quality in quality to dahil itim na itim. Tapos yun, medyo kakaiba to, no, kasi yung usual na mga black tie rancho natin dito sa Pilipinas eh galing sa Thailand. So itong nakuha ko kay Sir Tango Gab ng G Project Goldfish eh galing sa Indonesia, no. So iba talaga, napakalaki, napakalaki nito compared sa mga galing sa Thailand. Grabe, sobrang cute nitong dalawang to. Kaso yun nga, medyo stress pa sila, kaya nandyan lang sila, medyo hinihingal pa sila. So kailangan muna natin silang pabayaan muna na maka-adapt doon sa bago nilang tank. Pero sa tingin ko, okay naman sila dyan, no? Hindi naman sila naghihingal o hindi naman sila, alam mo yun, na nanghihina or something. Stress lang talaga sila dahil galing sila sa biyahe, kaya ganyan sila. Pero maya-maya gagalaw na rin yan. So ayun, gusto ko magpasalamat kay Sir Tango Gab. Kung maalala nyo, nagbigay siya sa akin dati ng rancho din, yung ano, yung isa lang yung pectoral fin. Doon kami nagkakilala. Tapos yun nga, meron siyang inalok sa akin na black tie rancho, na kahit hindi ko pa talaga balak na kumuha ng bagong rancho breeder, eh hindi talaga ako makatanggi dahil sobrang ganda talaga nitong rancho na to. Tapos ayun nga, yung presyo kasi nito, actually pag bibili kayo ng mga ganitong klase, yung mga ganitong quality ng rancho from Indonesia, tapos bibili kayo dito sa Pilipinas, eh aabutin niya ng mga 6 to 7,000 siguro ang isang piraso nito, no. Pero yun nga, dahil kahasang tayo at naging kaibigan na rin natin si Sir Tango, eh nabigyan niya tayo ng magandang deal na hindi, alam mo yun, hindi ganun kamahal yung binigay niya sa atin na presyo. At ayun nga, no, medyo madali-dali bayaran, kaya hindi talaga ako makatanggi sa kanya. At kahit wala akong perang Tago para dito talaga, eh kinuha ko na talaga. So yun, napaka maraming salamat talaga, Sir ano, Tango Gab. At yun, gusto ko rin magpasalamat kay Sir Akira Lucas. Kung kilala nyo si Akira Lucas, nag-flower horn din yan, na nagbablog din sa Japan. Collab kasi kami dito, eh may project kasi kami, yung actually yung farm ko, eh tutulungan niya ako financially, no, kasi medyo nahihirapan ako financially. Alam niyo naman na tayo, eh hindi naman tayo ganun kadami yung pang-finance natin talaga, lalo na at magastos talaga mag-farming at mag-start ng farming. So ayun, collab kami dito, kahati ko siya dito sa mga bibili natin ng mga breeder, at siguro pag mag-upgrade tayo ng mga ano, ng mga pans or kung ano man ang pwede nating upgrade doon sa ating backyard 2.0, eh ayun nga, kasama ko si ano, si Akira Lucas doon. So ayun, gusto ko din magpasalamat kay Akira Lucas sa pagtulong sa akin na buuin yung aking Hendrix Backyard 2.0 farm. So ayun, no, simula pa lang to nang marami pa nating bibiling mga breeders para sa ating. So yun, inuna ko lang to kasi talagang napakaganda nitong dalawang pares na to. Nung nakita ko to at pinakita ko to kay Akira, eh hindi na kami nagdalawang isip, na talagang sabi namin na kunin na natin to, no. As in, talagang pagkalapag pa lang sa Pilipinas, eh naka-reserve ng dalawang to, itong isang pares na to, para sa amin. So ayun nga, maraming salamat talaga kay Sir Tango Gab sa pagbibigay sa amin ng magandang materyales. At ayun, salamat din kay Akira talaga, dahil nga para maging possible yung mga pag-upgrades natin ng mga materials, dahil hindi talaga mura itong mga kinukuha nating pares, no. So ayun, kung may magtatanong nga sa inyo na hindi nakikinig kanina, 7,000 po ang isang piraso niyan. So yan, dalawang yan, dapat 14,000. Pero yun nga, naka-discount tayo dahil mabait sa atin si Sir Tango Gab. So yun, mga kasang, no, hayaan muna nating magpahinga tong dalawang to, at gabi na rin kasi, no. So bukas babalikan natin yan para makita natin kung stress pa rin sila, no. Kasi kung ngayon natin check-in yan, eh talagang stress sila sa biyahe dahil medyo malayo-layo ang QC dito sa amin, at medyo mabagal yata mag-drive yung ating Lalamove rider, kaya medyo tumagal yung pagdala nito dito. Kaya hayaan muna natin, no, kasi yan, stress pa sila ngayon. So yan, balikan natin sila bukas.
Ate, yung mga kasong noon, nung pinatay ko yung ilaw, medyo gumanda na yung langoy nila. Siguro stress lang sila sa ilaw, no? Kasi kung mapapansin nyo yan, umaangat na yung langoy nila, oh. Siguro hindi lang sila sanay sa may ilaw, no? Pero yun, medyo stress pa rin talaga yan, kaya kailangan muna natin silang bigyan ng time at balikan na lang natin sila bukas, no? Tulog muna tayo. At ayun na nga mga kasang, umaga na, no? Ito na yung dalawa nating black tyrantu at nakapag-adjust na sila ng konti sa kanilang tank. Tapos yun, nilagyan ko na ng overhead filter to dahil hindi kaya talaga ng ano, ng sponge filter lang yan. At ang bilis nila talaga magdumi. So nilagyan ko na sila ng overhead dyan. Pwede na yan, setup na ganyan sa dalawang rancho lang naman. So ayun, ito na sila. Lumalangoy na sila na maayos. Ito yung ating male na napakalaki talaga. Tsaka itong female natin na napaka-cute kung titignan mo. Ang maganda dito sa black tyrantu na to, eh sobrang itim talaga nila. May mga black tyrantu kasi kayo makikita. Yung chan kasi, yung bandang chan, eh medyo iba na yung kulay, hindi na black na black. Tapos yun, subukan natin ipakita sa inyo yung size, no. Itong female na to, yun, parang 5 inches. Tapos itong male, ang malaki, eh. Parang 6 inches na talaga. Kasi kanina, trinay ko yun ilagay doon sa ating tank ng beta. Eh, 6 inches yung lapad noon. Eh, halos hindi na siya makagalaw doon, no? So, kung susukatin talaga natin, mga 5 to 6 inches yan. Tapos yun nga, yung nagustuhan ko talaga dito, eh, yung kulay niya na black, eh, black na black talaga. As in, napaka-konti lang na makikita nyo na hindi kulay black doon sa kanilang scale. Tapos yung ano nila, yung top view nila, eh, napakaganda rin talaga. Ayun, makikita nyo yung female na sobrang cute na mataba. Sana ay mangitlog kaagad, no? Kaya kinuha ko rin to kay Sir Gab, eh. Kasi sabi ko, kung ika-quarantine pa sa kanya, eh baka biglang mangitlog doon. Kaya pinadala na agad dito sa akin. Actually, hindi pa to bayad, no? Hindi ko pa binabayaran. Eh, pumayag na agad si Sir Gab na kunin ko itong black tie rancho na to. At ito talagang rancho na to ay para sa akin daw talaga. So ayun, hintayin natin, no. Tingnan natin kung makakabreed tayo nito dahil medyo maganda ang presyon nito. Tingnan natin kung makakapagbenta tayo ng mga black tyrantu. Ayan, makikita nyo may breeding stars na yan. Dahil matured na talaga to, dahil breeder size na talaga to. At yun nga, excited ako talaga na ma-breed din to at ma-share sa iba natin mga kaasang yung genes nito. Dahil iba to, eh, hindi to kagaya ng mga nakikita natin na galing Thailand. Sa Thailand kasi medyo maliliit ang kanilang mga black tyrantu doon. Ito talaga ay napakalaki. Hindi ko alam ba't ganito kalaki to. So kung sa jumbo talaga, eh jumbo line talaga tong ano na to, itong black tyrantu na to. So nakaka-excite talaga na maparami to at makita kung ano nga ba yung kalalabasan ng magiging anak nito, kung ganyan din ba kaganda, ganyan din yung kulay at ganyan din kalalaki. So yun, sa mga gustong mag-abang nito, abangan nyo na lang. Di natin alam kung kailan mangingitlog to, pero wala naman sigurong 1 month, eh mangingitlog na rin to agad. At kung mag-success tayo agad, eh abang na lang kayo mga 2 months para alam mo yun kasi yung age na good size na para i-out yung mga fry. So abang-abang na lang kayo, no? So yun, good luck sa atin sa mga project natin at maraming salamat sa mga nag-aabang sa aking mga nilalabas na fry. So abangan na lang din natin kung mabibreed natin yan agad.